Ling. Oh. Ba't nagpunta ka pa rito? Oh, tapos ka na ba mag-impake? Yung para sa biyahe mo sa Amerika? Ling, binabaan mo ko. Tapos kinukonta kita, hindi kita matawagan. Kaya nag-alala ko. Ano ba nangyayari? Pwede ba ikikwento ko na lang sa'yo pag nasa bahay na tayo, ha? Please, please lang. Ano magawa dito? Okay. Ano? Tangiya naman. Pag-iinom na lang ang libang ako dito sa palasyong to, naubusan pa ng supply. Ano? Paano naman? Pag hindi ako makainom, ano mangyayari sa akin? Para ako namatay na lang ng pagkaburyong nito. Hanap nga ng supply. Good evening, Madam First Lady. Magandang gabi din. Art, pwede ba kitang makausap sandali? Yes, Madam. Sandali lang. Akala ko ba umalis na ang asawa mo? Kasama ang anak mo si Jimbo. Eh, nukumbinsi ko siya pero hindi pumaya. Matigas rin pala ang ulo ni Ellen. Ayaw lang malayo sa akin, madam. Pero palagay ko naintindihan na rin niya dahil pinaliwanag ko it's for the benefit and the welfare of the family. Kanya, bukas eh, tutuloy na rin siya sa Amerika. Family affairs mo, Arturo. Pero alam mo naman, marami tayong inaasikaso ngayon. At nasa proseso tayo na kailangan natin i-consolidate ang mga negosyo natin at kapangyarihan. Mabuti na yung konti lang ang distractions mo. Naintindihan ko po kayo, madam. Marami tayong kaaway, Art. At si Clarice, hindi pa nga natin napabawi. Hanggang nandyan si Ellen, isa pa siya sa mga aalalahanin mo. Paano ko matulad siya kay Clarice? Makuha ng kalaban. Papatayin ko silang lahat. Buksin ko ang lahi nila. At huwag kayo mag-alala, madam. Aalis si Ellen bukas. I will see you tomorrow. Okay, Art. Ellen!